Isa sa pinakaunang labas ng J Flowers ang JF10-10 variant. At ito ang ating i-review sa video na ito. Good morning, Wolf friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. Good day, pool friends. Ang topic natin for today ay isang requested review ng isang carbon fiber shoe stick. So, na-request po ng isang subscriber natin na reviewin ang J-Flower kung ano ba ang patama nito, kung maganda ba itong gamitin or value for money kapag bumili ng J-Flower. Dito po sa video na ito ay malalaman natin kung ano ang patama at performance sa different kinds of shots ng carbon fiber ng J-Flower. So, tingnan nyo po sa description below, iiwan ko, meron ako mga review ng carbon fiber naman ng pangliin at iba't ibang sari ng shoe stick. Okay, so next video ko siguro, abangan nyo, I'll be reviewing naman mga shoe stick for beginners like yung Star, yung Aska, Scorpion, mainly for beginners alone. So without much ado, let's get into the video, how J-Flower performs. Okay, here it is. Featuring this video is J-Flower JF10-10 series. Ang sumunod po dito, ang sinundan nito ay yung JF20-20. Yung parang tatlo yung hati doon sa wrap niya. So let's start with the simple straight shot. Okay, this J-Flower ay mayroong 12.5mm tip or ferrule. So medyo nakakapanibago kasi yung gamit ko sa 314 ay 12.75. Pero before ako nag 12.75, galing ako sa 13mm, yung mga pang beginner. Okay, ang pinagkaiba lang nito, kung mapapansin nyo dito sa video, ay parang kailangan talaga na adjustment. Kasi iba yung diameter ng tip ng 12.75, malaki ang difference to 12.5mm. Yung pakiramdam ko dito sa J-Flower nito is parang gamit ko rin yung una kong carbon fiber na kunliin. Yun nga lang, medyo mas manipis ang shaft nito. Although pares din silang pro taper, pero nakakapanibago talaga yung hagod niya. Madulas siya. This is low maintenance cue dahil kahit umuulan or malamig ang panahon, hindi siya lalakit. Hindi na kailangan ng punas dahil carbon fiber nga siya. Pwede nyo maiwan to, although huwag nyo gagawin sa kotse dahil siyempre hindi nga siya kahoy. So hindi siya agad-agad babalaktot. In this shot, i-attempt ko yung top right spin. Okay, tingnan ko yung adjustment dito. Layo. Kung titingnan nyo, layo po nung tinakbo, nilipad ng bola doon sa left side. So, iba yung tapo niya versus yung sa 314. Kasi, mas malaki yung diameter ng tip ng 12.75 kesa doon sa 12.5. Kaya, ilalapit ko siya sa center ball ng puti, para ma-i-adjust. Yun. So, ganun po yung adjustment ko doon sa tira na yun. Pero bago yun, nakatatlong miss po ako. Nagugulat ako kasi sumisibat yung pato.
Okay, dito po medyo kuha ko na. Medyo umalog lang. So, lapit pa. Medyo konting lapit pa sa center ball. Yan. Tinry ko naman yung address doon. At dito yung low left. Low right English. Sorry. Ngayon. Medyo sablay doon. Isa pa. Yan. Nung nilapit ko siya sa gitna, ayun, kumagat na siya. Dito ay sinubukan ko naman yung kontra. Pero sumablay, layo. Ayun, sobrang layo. So iba pa rin, nasanay pa rin ako sa 314. So I'll have another try. Sobrang layo nung patama ako dun. Contra pectus po to. Layo pa rin, konting adjust pa, try pa ulit. Konting lapit pa. Ayun, kuha na. Okay, yun po yung explanation siguro. This is just a self observation. Siguro yung mga maninipis like yung C-Shock, advantage, maninipis ang dulo. Yung explanation siguro kung bakit sinasabing malikot ang patama. Kasi siguro kung masanay ka sa malaking tip, 12 point something, 12.5, 12.75, tapos lilipat ka sa mga 11 point something, eh talagang dapat very accurate yung patama mo sa puti from center ball to pectus, from the angle of the shot sa cue ball. So siguro talagang professional o advanced players lang ang makakagawa talaga ng perfect precision doon sa cue ball, sa white. Yeah, medyo kuha ko na kanina nung umpisa, nakailang tira ako doon. So hindi ko siya mapa spin. So I'll try a simple draw shot. So, maganda yung power ng tako na to. Nakakabit na tip dito ay ultra skin layered. Sabi ay medium soft pero parang medyo matigas ng konti. Baka medium siya. Kasi alam ko may brand lang ng medium soft ay Thoroughbred. So far, baka yung iba meron din. Hindi ko lang na ano. So, try ko dito yung low left. Sablay. So sumibat siya. So ilalapit ko uli sa center ball yung pectus. Kasi tirang 314 yung ginawa ko doon. Malaki kasi yung tip. Oh, sibat ulit. Malapit-lapit na sa butas. Adjust pa. Ayan, pinakita ko sa illustration. Ayun. So, yung kumabit na siya, pasok na siya. Although, hindi ako happy dun sa tama na yun. Kasi dapat bababa yung bola. So, hindi masyadong umikot. Siguro sa patama ako lang. Dito sa mga susunod na tira, I'll try to shoot some series of spot. Yun, layo. Isang dangkal yata. Dalawang dangkal. Yun, medyo lumalapit na. Isang dangkal na lang. Second shot. This is my third shot. Adjust. So guys, iba rin talaga yung feel kasi yung hagod eh. So may connect kasi yung hagod ng shot doon sa kamay, sa feeling. So pag nasanay ka doon sa kahoy, kamukha nung una ko, Kunlien, sanay ako sa Kunlien Carbon. Tapos nagkahoy ako, nahirapan ako. Nung nasa gamay naman yung kahoy, bumalik sa Carbon, hirap na naman. Pero usually this depende sa dalas ng laro mo. Siguro kung everyday ka naglalaro, weeks lang or days lang. Pero kung once a week ka lang naglalaro, siguro this would take months for you to
adapt from the carbon shock change. So may mga siguro baka may mag-comment sa inyo, please feel free to comment, sabihin kung bakit yung binitawan yung ano, yung kahoy ganito ganito. So sabi ko nga, I'm experimenting on some Q-sticks for my content. So ayoko naman ma-stack up din sa isang taco lang. So I would like to try some other Q's din. And if I can afford some higher brand siguro pag nagka-budget, I will try to review din for you guys. So this JF Flower review, agalized version, I requested ng some subscriber na i-review daw. Now here it is, guys. So maganda ang power niya. Maganda rin ang feel. Wala siyang masyadong tonky sound. Tonk. Yung iba kasing carbon fiber, lalo na kung matigas yung tip mo, maririnig mo yung tonk. Ito kasi siguro dahil medium soft o ano to, soft. Ina-absorb na yung sound. Wala masyadong sound siya. Yan, dito naman tayo sa kaliwa. Spot. Okay, siguro banggitin ko na din dito yung nagtanong dati na review, magkaroon daw ng tip for the spot. Yung sa spot kasi, okay, kaya nga siya sinabing spot shot. Kailangan malock mo yung mata mo to some certain angle or yung patama kung saan tatamaan yung object ball. Pag na-memorize mo siya, hindi ka na magsa-second thought. So meron, be-memorize mo kung saan yung tama. Meron kasi siyang portion o pie or angle kung saan mo papatamaan. At pag nakuha mo na siya, nalock mo na siya, each time na mag-spot ka, alam mo na agad. Well, sinabi ko naman yun sa aiming system, yon ay muscle memory. Pero kung nag-spot ka ngayon, memorize mo yung spot, tapos mga 2 months ka hindi naglaro, pagbalik mo, syempre, forget mo na rin yun. So, kailangan mo rin mag-practice continuously. Hindi lang gumaling ka ng 1 month, tapos kahit bumalik ka after 3 months, yun pa rin. No. It's like taking a bath. Pag ikaw ay naligo kahapon, hindi ka maligo ng 2 araw, syempre, mabaho ka na. Ganon din sa practice. You have to practice consistently. Hindi lang one time. Ganon din sa pagsisipilyo. Nag-toothbrush ka ngayon, hindi naman ibig sabihin after 2 days, mabango yung hininga mo. You have to, syempre, toothbrush ka rin every day. So, ganon din sa bilyar and other sports, you have to practice. Okay, so doon po sa mga nagbabalak na bumili ng J-Flower or Carbon Fiber Q, this is, in my own observation, this is a very good Q. It's worth it. The value is worth it. So, $17,700 or $329 sa isang carbon fiber Q. Sulit na sulit po. Sulit po kaysa bumili agad po tayo ng mamahalin na hindi natin magamay. So, yun nga lang po, medyo maliit po ang kanyang tip. The tip is 12.5 mm. Kung nasanay po ang mga beginners from 13 mm to 12.75, careful lang po sa patama sa white ball. So konting adjustment would make the cue ball fly away. So konting-konti lang adjust dahil maliit po ang tip niya. Yun lang po ang na-observe ko at naging adjustment ko nung unang gamit ko sa kanya. So thank you for watching and more power to us. Thank you.